Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa aking channel. At sa video po na ito ay ituturo ko sa inyo yung wiring connection. Nung ating diniscuss sa previous video na 5 pins digital programmable timer. So ito po yun. Kung napanood nyo na yung pagpo-program nito, ito naman yung wiring connection para dun sa ating egg turning mechanism. Kung makikita nyo, meron siyang naka-welding dito na arm. Ito ay para sa swing type na lever type na egg turning mechanism. Tapos, ang pinagana ko lang dito ay dalawang wire lang. Yung red at saka yung yellow lang. So, pwede din naman yung setup na ito sa chain operated. So, papaganahin ko rin yung 3 pins, yung 3 wire. So, pero bago yun, ito muna. At bago ko simulan, baka hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo. At pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating i-upload na video. So ayan, umpisahan ko na po. Andito na rin po yung ating toggle switch para sa manual and automatic. Tapos meron na tayong micro switch. At itong ating motor na 50. Ayan, ito po yung brand name niya, XD50KTYZ. So, ayan, ipapaliwanag ko na po. So, ang una nating iwa-wire muna, papasukan natin ang supply, itong ating timer. Ayan, ito. May plug na po siya. Kadugsong po itong dalawang wire na to. So, yung dalawang wire na yon na galing sa ating supply, pinasok ko po yan dito sa number 1 and number 2 nung timer. Ayan, kung makikita nyo, input power. Nakatapo yan dun sa pins na yon. Tigisa sila. Tapos dun sa number 1, nag-jumper ako ng itong kulay black na to. Na ipinasok ko naman dun sa yellow nitong motor. Tapos dun sa number 2, nag-jumper uli ako ng isang wire itong kulay pula na to. Pinasok ko po yan dun sa center pin ng toggle switch. So dun sa color code na makikita nyo, bakit may iba-ibang kulay? So, iniba ko lang para medyo masundan nyo. Kasi kung isang kulay lang, medyo hindi nyo baka hindi nyo po masundan. So, yung kulay ng wire natin na ginamit ngayon, wala pong connection at wala pong kinamalayan dun sa pag-wire. Ang importante lang po, walang magkaibang linya ang magkakasalubong. Kasi once na may nagkasalubong dyan na neutral at saka live, alam nyo na po ang mangyayari. Sasabog at masisira yung ating mga pyesa. So, ayan. Nandito na tayo. Dito na po tayo. Balik po tayo dun sa pag-wire. Nag-jump ako ng red. Ipinasok ko dun sa gitna ng ating toggle switch. Ayan. Tapos, dito, makikita nyo, itong orange na to, ayan yung ating manual mode. Manual mode po yan. So, nakatap dito sa pin na to. Pinasok ko po yan dun sa kulay red ng ating motor. Manual mode po yun. Tapos, dito naman sa kabilang pin na to, yan yung ating automatic mode. Ipinasok ko po yan dun sa number 5. Yung number 5 dito sa ating timer, yan po ang common ng relay sa loob. So, ayan. Malinaw po. Jumper galing sa number 2, pinasok ko sa gitna ng toggle switch. Automatic mode, itong red na to, ipinasok ko sa number 5, which is common ng timer. Itong manual mode, nagtap ako ng kulay orange, ipinasok ko dito sa kulay red ng motor. Ayan. Ito, terminal block lang to. Para hindi na tayo mag-splice or mag-electrical tape. Tapos doon naman tayo sa number 3 and 4. Yung number 3 is normally open ang ating timer relay. Sa relay sa loob. Yung 4, yun yung normally close. So nagtap tayo dyan ng parehas black. So ulitin ko lang, yung kulay ay wala pong kinamalayan. Pwede kayong gumamit ng isang kulay lang. Make sure wala lang po talagang magkaibang linya magkakasalubong. So ayan, balik po ulit. Number 3 and number 4, nagtap po ako dyan ng dalawang wire. At i-connect ako po yun sa parehas na normally close ng ating limit switches or micro switches. Parehas micro switches po yan. At parehas ko ding sa normally close itinap. Ayan. So, doon naman tayo sa number... tapos na po pala. So, number 3 and 4, ano po? Pinasok ko dun sa normally close ng ating micro switches. Tapos yung yellow naman, yan po yung common ng micro switches. Yung common ng isang micro switches, itinap ko dun sa kabilang common. And then,
nag-jumper pa uli ako ng isa. Ipinasok ko naman po ito dito sa motor na to. So, yung yellow na yan, yan yung ating automatic mode. So, ayan. Sana nasusundan po ano. So, ito po ay gagana na. So, balik naman uli tayo dun sa timer. Gagana na po yan kasi may plug na siya. Balik tayo dun sa timer. Wala pa akong nakasave na oras pero pwede ko siyang paganahin. Pwede kong ilipat yung kuryente. Kung gusto kong ilipat dito or ilipat dito. Kasi ganito po yan. Kung makikita nyo, may nakikita kayong guhit sa ilalim yung number 1. Parang underscore. Sa baba niya, may nakalagay na on. Tapos sa katabi ng on, may nakalagay na auto. Doon sa tapat ng number 2, may nakalagay na off. Pag pinindot nyo itong manual na to, lilipat po yan. Ayan, lumilipat siya. Kung meron na kayong naisave dito na oras sa time, yung sa about nga doon sa previous video ko na nagset papaano isinit ito, ito, huwag nyo kakalimutan lagi na naka-automatic. Yung underscore na yun, yung guhit na yun sa baba, kailangan nakalagay lagi yan sa auto. Huwag nyo kakalimutan. So, wala pa naman akong isinisave. Ipapakita ko lang sa inyo na gumagana talaga to. Ang gagawin ko lang muna is i-manual mode ko dito sa timer na to. So, ayan. Isasaksak ko na. Isaksak natin. Tapos, papakita ko sa inyo yung automatic mode at manual mode. Sasaksak ko na sa 220 volts. So, ayan. Kung makikita nyo, umikot na yung motor. Naka-automatic mode po yan. Ibig sabihin, makakontrol natin siya sa micro switch na to. Hanapin lang natin kung saan siya. So, ayan. Nandito yung time niya ngayon. Ito yung naka-auto pa pala dito. I-on muna natin. Ito yung on niya. Kasi dito naka-on, kung makikita nyo, naka-ilaw yung on. Nasa baba ng 1, yung underscore. Ayan, naka-on. Dito natin siya makakontrol. Ayan. Ito yung on niya, normally open. Ayan. Tapos, ang gagawin ko, ilipat ko siya sa off. Ayan. Makikita nyo, nasa ilalim na ng 4, yung underscore. Dito ko na siya makakontrol. Ayan o. Dito sa kabila, hindi ko siya makakontrol. Dito ko lang siya makakontrol. Ayan. Nasusundan po. At itatry naman natin sa manual mode. Ang manual mode, ang purpose niya, kapag magsisenter kayo ng itlog, para ma-pull out nyo si tray. So, ayan. Tatlong pins to, diba? Pag isinenter ko to, off si motor. Ito yung automatic niya. Then, off. Manual mode. Ang manual mode, binabypass niya yung limit switches. Kaya kahit anong pindutin mo dito, hindi mo mapapatay si motor diyan. Yan po yung manual mode niya. Pag magsisenter ko, ayan, mapapatay nyo siya dito. Kasi yung ating toggle switch, 3 pins po yan. Ayan. Manual mode, off, automatic. So ayan, kung makikita nyo dito. Naka-off siya. Try ulit natin sa on. Tapos naka-automatic mode. Dito natin siya mapapatay. Try ulit natin sa off. Naka-off yung yan, nasa off mode, nasa off relay. Dito natin siya mapapatay. So ayan, gumagana po yung ating circuit. So try ko naman dito. Dito ko naman siya wire. So ayusin ko lang din. Papaliwanag ko na lang ulit kung paano ang connection. Ang madadagdag dito, magkakaroon tayo ng isa pang toggle switch. So ayan. Ayusin ko lang muna and then ipaliwanag ko ulit. So ayun guys, tapos ko na ulit palitan yung motor natin. Papaganahin na natin siya as 3-wired. Kagana na yung counterclockwise at saka clockwise. Kung makikita nyo, ang laki ng pagkakaiba guys. May nadagdag na isang toggle switches. So itong isang orange na toggle switch na to, yung pa rin ang purpose niya. Siya pa rin yung nagko-control ng ating automatic mode at manual mode. Ayan. Tapos itong black na toggle switch natin, ayan yung mag-e-energize sa kanya kung saan direksyon nyo gustong ipaling. Kung magka-counterclockwise ba siya or magka-clockwise. Kung makikita nyo, dumami rin yung wire natin. So, papaliwanag ko na. Ang hindi na bago dito ay yung pa rin black natin na nag-jump ako dito sa motor. Kasi nakatap siya dito sa number 1.
Ulitin ko po muna, ito yung mga hindi na bago. Itong black na nag-energize dun sa yellow ng motor na nakatap sa number 1. Yung red na nakatap sa number 2 dito, ayan, number 2. Nakatap sa number 2, ipinasok ko dito sa toggle switch. Tapos yung ating orange na to, ito pa rin yung ating manual mode. Doon pa rin siya nakatap. Then ipinasok ko sa gitna ng toggle switch. Itong orange na to, kapag naka-manual mode, siya ang mag-e-energize para magkaroon ng power dito sa manual mode natin na toggle switch. Itong black na to. Ayan. Tapos yung red, siya pa rin yung ating automatic mode. Yun pa rin. Doon pa rin siya nakatap sa number 5. Ayan. Makita nyo, doon pa rin siya nakatap. Yung red. Itong red na to. And then, hindi rin nabago yung wire na nakatap dito sa number 3 and 4. Doon pa rin nakatap yan sa normally closed ng parehas nating micro switches, limit switches. Parehas pa rin po na normally closed. Kung mapapansin ninyo, yung common natin, yan, papakita ko. Yung common natin, magkahiwalay na. So, pinaghiwalay ko yan kasi nga, 3-wired na yung ating papaganahin. Kung maaalala nyo, dun sa isa, pag 2-wired, yung common na parehas, magkakonekta. So, dito sa 3-wired, magkahiwalay po yan. Kailangan yung paghiwalayin yung dalawang common. Ayan. So, dito naman tayo sa motor. Dun sa motor, ayan, kung itetrace natin, ito yung manual mode. Tapos, pumasok siya dito. Yung isa, maalin di yan, kahit saan nyo ilagay, or dito nyo ilagay yung black, or dito, wala pong kinamalayan rin yan. Basta hanapin nyo lang kung ano ba yung ilalagyan nyo, kung counterclockwise ba yun or clockwise. So, ulitin ko lang, yung kulay ng wire dito ay wala pong kinamalayan sa pag-wire. Ang importante, walang dalawang magkaibang linya ang magkakasalubong. So, alam nyo na mangyayari, either sumabog o masira yung inyong mga pyesa. So, ayan, trace na lang ulit natin. Itong orange, pumasok sa gitna nitong ating pang-manual na toggle switch. Tapos, ito sa kabilang pin na to, nag-tap ako ng wire, pinasok ko dun sa kulay green ng motor. Nag-tap ako ng white, ipinasok ko dun sa dito, sa common ng ating micro switch. Tapos dito naman sa yellow na to, nag-tap ako, then ipinasok ko dun sa kulay red ng ating motor, which is counterclockwise. And then, itinap ko dun sa common dito, nakatap. So, ulitin ko lang, yung common ng magkaibang micro switch ay hindi magkakonekta. Pinaghiwalay na po. Yun ang pagkakaiba ng 2-wired sa 3-wired. Magkaiba. Kasi papaganahin nga natin yung counterclockwise at clockwise. So, ayun. Paganahin na natin. So, i-off ko muna to. Parehas na ka-off yan. Parehas na ka-center. Saksak ulit sa 220. Ayan. Makita nyo, may lumagitik. So, nabuhay si ang ating, so dito natin hanap para makita nyo. Kuti natin. Ayan. Makikita nyo, may power siya. Naka-on yung ating timer. Naka-off siya dito. Gagawin muna natin ay ating i-automatic mode. So, tingnan nyo tong motor, ha. Kung magbabago ba ng ikot. Yan, gumana na, na-energize na si motor. Naka-automatic mode po yan. So, makokontrol natin siya dito sa micro switch. So, hanapin lang muna natin kung alin ba. So, ito yung on. Makikita nyo siya, oh. Naka-on siya dito. Dun sa underscore na linya. Dito ko siya makokontrol. Ayun, makikita nyo, namatay si motor, no? Namamatay po si motor. Ngayon, pagmasdan nyo po kung pasan ang direction ng ikot, papunta po dun. Manual mode ko muna dito sa atin. Lalagay ko sa off para dito naman natin mapagana. So, tandaan nyo lang, ha. Papunta dito yung ikot. I-off mode ko lang muna dito. Yan, naka-off siya. So, nandito na yung kanyang kuryente. Ayan. Dito na natin nakokontrol siya. Tapos dito, hindi na. Ayan. Ayan, kita nyo.
umano agad, nag-iba yung direksyon niya. Pag ginagalaw ko siya dito. Nag-iiba ang, yun o. Papunta siya dyan, yan, yan. So, umastan niyo yung gear. Habang nililipat ko tong on-off. Ayun o. Di ba, nag-iiba po ng direksyon. So, gumagana yung ating automatic ng ating timer. Ng clockwise at counterclockwise. Papaganahin naman natin yung manual mode. So, itong orange na to, i-manual mode natin. So, off. Yan, naka-manual mode yan. Naka-bypass si timer, naka-bypass si limit switch. Hindi pa umiikot si motor kasi dito, naka-opa siya. So, papaganahin natin si kulay green. Clockwise. Counterclockwise. Ayun. Yan po yung manual mode niya. So, kung makikita, kung tetestingin natin dito, so, subukan natin ditong kontrolin kung ma-off or ma-on. Hindi po yan kasi naka-manual mode nga tayo. Naka-bypass po yan. Ayan. So, ayun. Sana nasundan nyo po yung ating tutorial ngayon ng ating pag-wire. At sana naipaliwanag ko po ng maayos. Dun sa naguguluhan po, PM nyo ako sa aking Facebook account, Yuan Abelia. Sa mga may katanungan or gustong humingi ng wiring diagram, PM nyo lang po ako dyan. So, hanggang dito muna uli po tayo at maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.